Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Sasamba po tayo ngayon. Sasamba tayo kasi Linggo po ngayon. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung tsura nitong kalsada ngayon. Madaling araw ngayon na alas 5. 5:10 siguro. Ayun yung tsura nito. Naglalakad tayo papuntang istasyon ng bus. So ito po yung itsura ng kalsada. Malamig na malamig po ngayon, pagi, tapos ilang degrees lang kami, approximate mga 6 degrees, kaya medyo usok-usok na rin yung bungang habang nagsasalita. Ito makikita natin yan. So notice yung mga dating ang ganda ng kulay ng mga kahoy. Eh ngayon kinalbo na. Ang mga may dahon na lang ngayon is yung ibang oak trees, yung pine tree. Yung pine tree matibay talagang. Ayun, tignan yung steam na lumalabas sa mga sasakyan. Ang dami. Ayun, sa lamig kasi. So ito yung mga maple, yung mga yan. Nagkawalaan na ng dahon. Itong nasa tabi natin na maganda pa dahon is cypress tree. Yan, hindi rin nawawala ng dahon. Pero ito, walang-walang dahon na. So ganito ang itsura ng early morning po dito sa British Columbia, sa part ng Vancouver. Ay no, ama, British Columbia sa Vancouver, Vancouver City. O tara, lakad po tayo. So siguro mga kwan ito eh, yung inalakad ko na to every morning na pupunta sa mga pagsamba is mga 3 or 4 blocks away. Medyo mahaba din siya, siguro mga 1.5 kilometers linalakas. May bus din naman kaso masyadong maaga. Yung bus na yon is yung number 22. Kaso masyadong maaga pa. Hindi ko nahintayin, lakad na lang ako para hindi ako malate sa Pagsamba. Meron din ka. 2 blocks away sa tinitira namin. Merong McDonald's. Strict ang babait ng mga pan dito. Yung mga motorista dito, kahit walang dumadaan, talagang nag-i-stop sila. Nag-stop sign. Agree. Tayo din, mababait din yung mga citizens dito. Talagang pipindutin din to. Hintayin mong mag. Ayun. Hintayin natin mag-walk. Karamihan ng mga traffic lights dito sa may street na to. Itong night street is user controlled. Hindi siya yung timer. Pag pinindot mo siya, nag-a-activate. Yung iba naman is timer controlled. Kahit pindutin mo siya, talaga maghihintay ka. Malapit na tayo sa may istasyon ng bus na pupuntahan natin. Ay, yung sasakyan pala natin. Number 100. So, mabilis naman pala tayo maglakad. Wala pang 3 minutes. Mga pa na lang to. Konti na lang. Mga 500 meters na lang to. So, ayun, hindi siya shaky. Ay, ang ganda, no? Ang ganda, tignan niyo mga nakalbo. Now, hindi yan patay. Mga puno yan. Sa spring, maglalabasan ulit yung mga dahon yan. So yung mga past videos ko nakita nyo may mga dahon, springtime at summertime yung mga yun, lalo na yung pa-fishing tayo. Springtime at summertime yun. Sa fishing naman hindi na ako gaano umupunta sa ilog kasi malamig na hindi na rin kumakagat gaano yung mga isla. Ang kumakagat na lang is yung parang biyak natin dyan pero may sungay. Ang tawag nila is sculpin o yung bullhead, ang tawag nila sculpin o bullhead. Tapos ang kumakagat din na iba is yung malalaki yung sturgeon, yung protected na isda dito. Yung sturgeon, white sturgeon ang karamihan dyan. And sayang yung ano yung may isda ako minsan binidyohan ko. Akala ko na pindot ko yung record.
hindi pala nag-record kaya yun. Nakita nyo sana yung 7 feet kalaki na isda na sturgeon. Yan, ganyan ang mga streets dito, mga back alley yan. Malapit na tayo sa ating destination, malapit na tayo sa may night bridge. Konti na lang to, so mga 100 meters na lang to. Mabilis din pala tayo, 5 minutes lang nalinakad natin dun. Somewhere 6 blocks siguro. So yung block dito is, ang size ng block dito sa may night street is parang tatlong back alley. Ganito, tatlong ganito. Tatlong pagitan. O tatlong, o yung tatlong tatlong streets bago maging another block. So, kumbaga, yung dinaanan natin kung 6 blocks to, naka 6 times 3 mo, that's 18. 18 na back alleys na ganito. Ano. So, somewhere 2 kilometers, 2.5 kilometers yung dinakad natin. Malapit lang naman. 1 kilometer is 1,000 meters, diba? Yung stride natin, parang 3/4 meter naman yung ating hakbang, kaya okay lang. Ayan. May update yun. So nagpre-prepare na pala kami nung sa winter. So tayo ngayon, makikita nyo ako ngayon sana nagsasalita, naka-bonnet, tapos ilang jacket pang suot ko, dalawa. Parang tatlo kasi may warmer pa ako sa loob. Tapos sa pantalon naman, tatlo din ang pantalon ko. Dalawang warmer. Tapos isang jeans. Tapos dinoblihan ko pa ng isa pang pangalit. Kasi talagang maginaw dito. Yung kamay ko nga ngayon medyo panay. Medyo naninigas na sa lamig. Pero sa bilis nating maglakad, medyo nagpapump yung ating vlog na pinapainit naman ng mga parte ng katawan ko. Pero kung hindi ka nang lalakad tapos nakatayo ka lang, sigurado nanginginig ka sa lamig. So ayun, malapit na tayo. Ako na lang ito. 50 meters. Nare-reach na natin yung night bridge, yung tayo maghihintay ng bus. Papunta naman doon sa isang part ng Vancouver, doon sa Hudson pan na yan. Kasi dito is southeast, so that is somewhere malapit, papuntang west naman yun yung pupuntahan natin. So ang madadaanan natin mga istasyon ng bus, siguro may 5 or 6 ang station ng bus bago natin marating yung pinupuntahan kong pinagsasambahan, bahay sambahan. So parang kwan lang ano, ganito rin ang itsura actually dun sa kwan kung nakapasyal na kayo sa bang parts ng Cordillera katulad ng Bugyas, ganyan yung mga high peaks natin dyan na mahamog sa umaga at malamig. Eto, wala pang hangin ngayon, buti na lang hindi humahangin. Humahangin ito at nagkaroon ng wind chills ang tawag nila eh. So yung temperatura, yung natural na temperatura namin pag naghumangin, nagkakaroon ng wind chills, mababawasan pa ng 2 degrees. So pag 8 kunwari yung panamin, 8 yung temperature namin, humangin magiging 6 na lang yun. So kung sakaling 0 kami tapos humahangin, nagiging negative 1 or negative 2 ang temperatura dito sa lugar namin. Ganda no? Siyarang silhouette, ayan. Okay din po talaga na
nagkakan tayo, nagagawa ng video na madilim lalo na din sa mga mahilig sa nightlife. So, para tayong namamasyal pa rin, no? Ito na pala yung night bridge. Yung night bridge na yan ay nagko-connect sa Vancouver to Richmond. Richmond naman yung isang pinanginistaan din natin kung minsan pupunta ka ng Richmond para mangisda. Tapos dyan din yung sikat na bilihan ng isda, yung Stevestone. Yan yung night bridge. Yan. So simula nung night bridge yan, yung nakikita nyo sa baba, yun yung yung tinatawag nilang Marine Drive. Yan, Marine Drive yan. Doon tayo pupunta. Sa Marine Drive at Marpol. Ang hihintayin natin bus is number 100 na bus. Tapos habang binabaybay natin yung makakadaan tayo ng isang istasyon ng tren. Yung tren ng Canada Line. Canada Line na tren. Malapit na tayo doon sa ating paghihintayan. So this is already Marine Drive. Ang tinatawag nilang Marine Drive. Wala na tayo dun sa Night Street. So ganun tsara dito ng 5:30 na ng umaga na. 5:30 na yan. Inapproximate ko lang kasi hindi ko nakikita yung time. Yan, malapit na tayo dun sa may station. Hindi makikita. And hindi ko yata nabanggit pa ang mga istasyon ng bus dito. Kakaiba, ipocompare natin dyan sa istasyon ng bus dyan sa atin. Mga istasyon ng bus dyan sa atin talaga rin. Yung pan eh, yung pangalan ko. Yung parang may housing siya, napapasok talaga yung bus para mag-istasyon. Dito, poste lang na may marka ng transit. Yun yung mga istasyon ng bus dito. Malapit na tayo, papakita ko sa inyo. Ay, nakawalk naman tayo, okay lang tayo. Lamig na. Masakit na mga daliri ko. So, meron pa kontal na yun. Natitira pa rin mga bulaklak na roses. Mga konting damo. Pagdating ng snow niyan, tatabunan ng snow niyan, mamatay lahat. So, makikita niyo ulit yan. Next thing. So, ito yung sinasabi ko. Yung station ng bus dito. At dito rin tayo maghihintay ng bus. Ayan o. Pag nakita kayong ganyan, yun yung stop ng bus. So, kung kukumpira natin yung mga stops natin dyan, magkaiba talaga, no? So, ganyan lang. Ngayon nakita ang ganyan, check mo yung pupuntahan mo. Katulad natin, pupunta tayo ng Marpol. Ayun, nakalagay yung mukhang Marpol loop. So dito tayo maghihintay. So ayan. Now, along sa Marine Drive, ito yung tinitignan natin ngayon. Maraming business establishments dito. Para bang kalsada siya na bilihan ng mga kung ano-ano. May mga malls, may mga fast food centers, mga ganun. So yung common na kalsada rin dyan sa atin. Ayan. So yung itsura niya. Nalaglag ang ating card. Then ito palang ginagamit natin sa ating transport, nasisira na. Hindi isang taon na rin kasi itong compass card ko. Laging nagagamit. So yung card is rene-replenish mo siya every month. Ang nagre-replenish ito is yung kapatid ko. Tapos may card reader naman sa loob ng bus. Doon mo itatap yung card mo. So siya na yung bahalang nag-subtract, nagma-minus nung linalagay mong pera sa card. So parang ganun din sa card natin sa mga trend dyan sa atin. Parang ganun din yung card. Pero dito kasi yung card na yun, pwede sa tren, pwede sa may sea bus, yung parang barko.
pwede rin siya doon. Pwede sa tren, pwede sa bus, at saka yung Roro, sabihin ko ng Roro, yung compass card naman. So maghihintay tayo dito, and ayoko naman maghintay kayo, maboboring kayo, kasi yan lang yung makikita dito. So i-end ko na yung video dito. Maraming salamat sa panonood. Till the next natin na paglalakad, maraming salamat. Bye.